ano natin, buong M3, 26 times na naban si Hayabusa. So dito wala, pumahinga wala, muna siya. Oo, pumahinga muna. Kaso ang malupit doon, hindi siya na-pick. Hindi na-pick. Ang kulit, never na-pick eh. Oh, wala eh. Wala, hindi na-pick eh. Kumbaga, wala eh. Kumbaga, mas preferred kasi ni Moba Zayn ng mga non-assassin type. Pero kasi kung iisipin mo, pinatunayan kasi ni Wise yun sa buong mundo. Oo. Na, oy guys, hindi ko kailangan mag-assassin. Para lang matawag na champion. Para matawag na champion. Para maging malakas. Maging malakas para sa mga isa sa mga tinitingalang jungler. Ito na. Sa mundo. At mukhang here we go. Okay. Naku si Vino. Tingnan mo si Vino sang Eve girl. Oh, naku. Oo. Grabe. Pagka ikaw yung kalaban ng Blacklist International, malilito ko na kung sino may gamit ng Eve. Pero... Pwede kasing si Haji eh. Championship show nga pala to ni Haji. Oo, matagal na gusto gamit. Kumbaga, ito kasi, yung binigay ni... Nung binigay ni Eson yung kanyang lakas. May episode yan eh, napanood ko yan eh. Ah. Binigay kasi ni Eson yung, kumbaga pinamahanan niya kay Haji yung lakas. Eh, parang may, yung para sa bato, yung pinamahanan yung bato. Pinasa yung bato, kumbaga oh. Minana, kumbaga, mm-hmm. Na-inherit. Ayan, na-inherit. Kumbaga, na-inherit. Ah, so yung pangalan ng episode na yun, The Inheritance. The Inheritance. Alam mo kasi sa Pilipinas, Chantel, nauuso ang tinatawag na anting-anting. Ah, ayan. Oh. Ang mga kumbaga, nung mga lolo-lolo natin, yung mga great-great lolo natin, naisusulat to ha? Oo, naisusulat. Totoo, kumbaga, walang okus-pokus, pinamamana nila. Oo, yung mga anting-anting. Pinamamana nila yung mga anting-anting. Eh, mga agimat pa nga. Yung mga agimat, na isusulat yan, guys, search nyo. Diba? Alam mo, napanood mo ba yun? Napanood ko yun. At pwedeng mangyari yun. Kasi ang pinamana, kay Haji, ang kanyang championship show. Ayan na nga. Ayan na yan eh. Nakita na natin eh. Ayan o, tingnan mo. Pumipuesto. Nagkakapwestuhan na dito. Oh, nagkakapwestuhan na. Nakapwesto din yung BTK. Pero ang malupit doon, si Haji, show niya kasi yan. Oo nga. Ulit-ulit. Legit yan. Kumbaga, malagimat yan. Malagimat. Kaya tignan natin ha. Kasi Karina, pick para kay Moba Zayn eh. No? Kailangan niyang bilisan kapag ginagamit lang. Ang mahirap kasi kapag Karina, pick ka, Chantel, kapag hindi mo na combo, routine, ikaw pa yung mahuhuli. Mahirapan. Kailangan one time, big time ka. At saka para siyang ticking time, Bob. Pagdating sa dulo, kapag hindi naging dire-diretso, tapos kunwari makalamang kayo, early game, sige. Pero pag umabot ng super late game, mahirap na para sa Karina. Yun nga eh. Kasi kanina pa siya nag-iikot-ikot ng blades niya eh. Ng blades niya, nakakapagod yun. Nako, pero na first blood si Ohib sa baba ah, off-cam kill. Habang yung turtle ay marireset, eto so, naman, the diamond na nilabas ni Oh My Venus. That is Shark na sumusugod sa palang dulo, pero okay, Team BTK will actually take another kill. Meanwhile, si Victor ay nandito din, pops the falling star moon. That is the burst na meron si Zia. Meanwhile, ginat-ngert ni Edward. Sino pa ba? Si Moba Zayn, ang Karina. Kanina ka pa, sabi ni Edward. The alley-oop play from Edward NY. Sinakto doon ang layo. Actually, ginamit pa niya yung flicker niya para ma-secure yung kill down for Blacklist International. And BTK right now, ito yung mga ayaw nilang mangyari. Yung mga magiging super aggressive sila. Kasi, pag nakakuha si kill si Wise, yun yung ayaw nilang mangyari. Alam na nila yan eh. Oo, pero tignan natin. Nakakabawi si Ohib this time. So, tablay. Oh! Yun kasi yung mahirap eh, no? Sa lineup sa baba, yung Beatrix... physical attack, tapos mas maraming bala. Oh. So, in a way, lalamang siya sa Lunox eh, no? Kapag napwepestuhan niya yung Lunox. Pero si Ohib dito, kailangan niya nga maging mindful kung kailan niya gagamitin yung mga chaos assault niya. Pero ito, BTK, kumapansin natin pala sa kanilang lineup, kanilang mga spells, tatlo, yung naka-purify. Ay, okay. Para hindi sila agad mapwestuhan or madetonas welcome dito ni Edward. Oo, kahit mastan ni Haji, no? Oo. Dito na magkakatalo. Kasi kumbaga, si Fried Chicken, literal na lamang kay Ohib. Ayun, no? Nakakuha tore. Buong tore at buong energy shield pa. Look at that. Ginamit niya pa yung Nibiru's Passion para lang maubos yung wave. Tapos magsiswitch na to, Chance. Oo. Ito yung binabanggit kanina sa launch natin na switcheroo. Lilipat na yun sa top. Kasi may gold pa sa top eh. May isang minutong gold pa sa top eh. Ayun ang kailangang pigilan. Ay grabe, nag-switch na nga. Ng Blacklist International. Napakabilis actually kasi kung sisilipin natin, si Fried Chicken, level 7 na. Si Ohib ay kaka-level 6 pa lang. Mahaba-haba pala lakarin ni Ohib. Mahaba-habang biyahe pa. Kasi kumbaga si Fried Chicken doing strong eh. Tignan mo oh. Ayun oh. Growing strong eh. Sakit. Naka-BDO aray. Aray.
Now, fried chicken is a problem. Ito kasi yan, Chantel. Ang tinatawag dito na technique ay the switcheroo. The switcheroo. Kasi kumbaga, pag naubo, kung gold lane ka, sobrang good news nun. Kapag ikaw ay naubos mo yung tori mo ng under 5 minutes, punta ka na. Lilipat ka sa top lane, may onting gold ka pa na makukuha sa tori. Oo, oh, para kang... Nung top lane. Para mong kinuha yung Yamashita's gold. Oo. Oh, eh yun. E di, ang tawag dyan, yayamanin. Yayamanin. Paangat. The golden fried chicken. The golden fried chicken is now in sa side ng BTK. Uso talaga, Beatrix. Eh, tinamo, oy, grabe! Ay, sakit! Tumatumbling pa, malapit. Wow, Ben Tumbling! Oo, no, napakasakit ang agad yung fried chicken dito for Blacklist International. Kailangan nila ma-speed up si Wise. Oo, kasi si Wise ang ano dito. Uh-oh. Ang aariba dito. Pagka chase fate niya, automatic ka. Lock na agad kay fried chicken after nun. That's it for Blacklist International. Lupit, that is the plan. That is the plan. Ang lupit kasi ni fried chicken. Biruin mo, ginamit niya pa yung second skill niya, yung tumbling niya. Akala niya siguro may damage yung pagsipa niya dun sa dinosaur. Sa sobrang action. Kaya testing nga. Oo, testing nga. Isinama niya na yung movement animation yung mga hero. Sa sobrang action. So, ang nangyayari kasi dito, kaya natin i-emphasize si Fried Chicken kasi yung gold na napupunta sa side ng BTK dahil doon sa early first blood niya. Uh-oh. Solo kill yun eh. Tapos, kuha niya pa lahat ng lane eh. So, kaya shields. Mahaba pa yung abuli ni Wise dito na ano, na gold. Kasi, speaking, naku, munti ka na. Pero yun na. Tingnan natin, sipa kay Aji. Wala rin ma-pick up yung Blacklist. Wala pang damage yung Blacklist International ngayon. Kaya yung binabanggit natin, as much as possible si Wise, dapat hindi makuha. Oo. Pero dapat makuha niya yung gold na kailangan niya. Ay, grabe. Tingnan natin, Edward dito na ma-flicker out. Nandito si Aji. Aji, pero tinatama. Ay, grabe! Pinang sipa nga, pero ito na. Ayun na. Ang ariba ni Wise. Ay, naku po. Wise coming in to save the day. Aray, aray. Isa pa. Nakawa isang camera. One more time. Itoto mo. Ibomba mo. Ibomba mo, Wise. Ibomba! Mala sex bomb. Ibomba mo. Ibomba mo. Wise saving the day. Crucial pick-ups para kay Wise. Kahit papano, nakabawi ang Blacklist International. Bukod sa pagbomba no, ni Wise, sakto yung paghalukay din. Hinalukay niya ng todo eh. Hinalukay niya ng todo, pailalim yung kamao niya. Oo. Blacklist International, ito yung sinasabi natin ngayon. Dalawa agad yung nadagdag sa kills dito ni Wise at isang mabilis, napakalit na lang ng goal lead ngayon ng BTK at ang kinagandahan doon, ang napigilan pa nila, isong kanina pa natin nababanggit na si player, Fried Chicken. Si Fried Chicken. Sabi ni Wise, teka nga, parang kanina pa to eh. Kanina nyo pa pinapansin si Fried Chicken eh. Ako level 11. Ang ariba ni Wise. Lagi mong tatandaan, meron tayong tinatawag na objective Wise. Ayan na. Speaking of objective Wise, si Wise ay nandun sa top lane na hindi nababantayan ng BTK. Wala na, nasa kanya na ang camera. Ate Chance. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang panibagong, ang Gen Z kamao ng sambayanan. Kamaong si Wise. Kamaong lumilipad to. Ang kabaong Gen Z. Kamaong Gen Z. Ang kabaong Gen Z. Ay, pero, turtle. Here we go, 22K. Both of the teams dancing with this turtle. Mm-hmm. Dancing with us tonight. Eto na yung pasok. Nasa madaling kong si Wise. Eto na. Malasyang Shina Dragon. Yap! Ibomba mo. Ibomba mo. Sumayaw. Sumunod. Wise, tumak mo na. Ay, naku, naku. Ay, si no! Wise. Kasi masyadong binubomba ni Wise na nakita siya. But then again. Naku po. Mova Zane with the counter go. So it's BTK. Kahit papano, nakabawi sa laban at ano nangyari doon. Grabe. For BTK, naging maganda para sa kanila yung turtle take kasi napakalayo nung kanilang naging pwesto doon sa turtle. So, inurong talaga nila. Pero nice skill, by the way, for Blacklist International. And again, BTK, it's all about the positioning. Hinatak talaga nila yung turtle doon sa position na mahirap para sa Blacklist International na makontest yun. Tapos si Wise medyo napalayo lang. Napalayo lang eh. Kumbaga napasobra lang yung bomba. Sa ibang dance floor bumomba. Sa ibang dance floor. sa ibang dance floor lang. Sabi yun. Kumbaga may ganun talaga eh, no? Yung kumbaga sa caroling, yung mga nangangaroling, meron talaga isa eh. Talaga, yung nasa gitna. Meron talaga sintonado eh. Oo, meron talaga eh. May sintonado talaga sa dance floor eh. Meron talaga eh. Wala. Iba palang grupo yung nasayawan. Kumbaga minsan kasi, alam mo yung bag sumasayaw kayo, meron tinatawag yung, so dito travel ha, travel. Yung ganun. Ay, bago, parang dancer ka. Diba? May ganun talaga, may tawag doon. Oh guys, ito yung move. Habang
of travel, ganun. So nag-doggy. Napalayo si Wise. Ah. Oo. Yun yung nangyari. Akala niya single lang. Yung pala single, double. Kaya yung nangyari kasi, galing din ang BTK eh. Nako, tinulak. Aray. Oh, aray si Haji. Siya. Nako po, Haji. Nako. Ayun si Wise. Medyo makate, Chantel. Pati si Zia. Ang sakit yung Foy Chicken talaga. Oo, si Foy Chicken talaga. Ito pa ah. Chantel, naka-purify kasi ang beat. Ay, naku, si Wise na naman, napalayo na naman! Nasobrahan sa travel! Oh my God! BTK! With the burst outputs na meron sila! Napakasakit, Ate Chantel! Naku, ito na, si Edward! Dinilaan! Mag-isa, uy, grabe ginamit ko yung sarili. Grabe naman talaga si Edward doon. But this time, BTK is as five, moving towards the middle. May tore pa. Ito na, nilagay na ni Venus ang dance floor. Ito na, sumayaw kayo. Sipa dito para kay Angie. But then again, Victor ay medyo makunat dito. And yung burst talaga ng BTK, masakit. Hindi matatawaran chance. Oo, napakasakit ng damage dito ng BTK. Kasi yung combo nung Farsa at si Fire Chicken, parang ganito yung ginawa kanina ng Blacklist International against BTK. Mukhang Beatrix talaga ang, hindi siya mukha, Beatrix talaga ang kailangan kuhanin ng Blacklist International ace hero nila to eh. Oo, si Foy Chicken talaga. Pero tinan natin sa ating instant replay brought to you by Oppo. Ito yung sa may middle lane. So supposedly, magbibito si OMIB or naghahanap siya ng pwesto kung saan siya mag-real world manipulation. Pero yung burst damage nga na binabanggit natin, hindi na nila nagawa yung sarili nilang alley-oop play ni Haji. Hindi na nagawa. Tsaka medyo yung Blacklist kasi, yung lineup nila dito medyo late. Ultra late talaga eh. Ultra late talaga. At tsaka biruin mo ah, Shantz ah, nakatatlong purify kasi ang BTK. Parang hirap eh. Oo eh. So, kung iisipin mo, every time na magche-chase fate si Wise, yung extra stun na putok na meron kay Wise, purify pwede lang. Kasing ma-purify. Oo. Tapos, even for Haji, kaya medyo nahihirapan talaga si Haji mag-set up ng play. Kasi minsan, since nagpo-purify nga yung kalaban niya, or gusto niya sipain, automatic, napapalalim siya kasi dumudulas yun eh, pa na-purify, diba? Oo. Pero, ganit sinabi natin, ultra late game. Tara sa ating Ultra Punchman. Ultra talaga. Nakay Wise ngayon ang bola. Kung ikaw ang Blacklist International, Oheb, kailangan ba mag-farm? Pero ngayon, eto na. Nagpuputok na naman si Zia dito. The Lord is falling low. Sino makakuha? Nakuha ni Mopazin. Eto na si Wise. Wise, bombayin mo lahat. Oh my! Wise versus 5. Hindi kinaya ng kapangyarihan ng sex bomb. Oh my GBTK! Tatlo ang kanilang mapapatumpa, may kasama pang Lord at mukhang magsi-stretching na sila sa gitna. Oh my God, may minion wave din ang BTK pero si OMIB dedepensahan ang kanilang tore. Patay si Mobazin. Yan si nako. Alam mo hindi pinalaki ang mga bata ng ang mga tropa natin nang hindi magpapakabog, 'di ba? Laban. Oo, hindi tayo pinanganak na sex bomb para hindi lumaban. Para hindi lumaban. Laban lang ng laban. 39,000 to 34,000. Sabi di oh my Venus, kalma. Like Regine. Like Regine. Eto lang. Mamaya, screenshot, pag nakabawi na. Kaya pa. May hulog pa. Blacklist International, late game nila talaga dito is magandang pasok. Paano magiging maganda yung pasok nila? Kailangan lang nila as much as possible mabait agad yung mga purify. So meron tayong mga purified fried chicken. Point pala. Fried chicken, Zia, Victor. Purified chicken. Kailangan lang nilang mahuli yon. Kasi kanina, maganda yung pasok ni Wise. Nagkataon lang na si Fried Chicken ay nandun para magbigay ng damage sa kanya, which is a DPS at ayaw mo mangyari yun. Pero titulan natin, 10,000 gold for Fried Chicken. Meron pa Malefic Roar. Meron ding Wind of Nature. So, yun yung sinasabi natin, importansya ng timing. Lagi yan. Sa lahat ng aspeto sa buhay, timing talaga. Oras ang kalaban. Sa aspeto ng buhay, oras ang kalaban. Oras ang hindi na ibibili, ang oras ang hindi na ibabawi. Oo. Sabi nga nila, oras lang naman ang hinihingi ko. Kasi alam mo, anong oras na rin, guys. Pero oras na. Para sa live bias satellite. Bias satellite. Ito na. Ito, kailangan na natin i-channel. Ayan. I-channel ang lahat ng suporta kasi lamang na lamang ang BTK ngayon. In terms of gold, lamang. Yes, 43K, 5.7K ang kanilang kalamangan dito against Blacklist International. Pero gaya na sinabi natin, hanggat hindi natatapos ng BTK ang ating laban,
mataas ang chance na makapag-stack si Wise. Now, kaya to. O, kumbaga, may ultra late game eh. Oh, ultra late game. Oo. Ito yung mga hindi natin ina-expect na talagang, ay, mayroon pa pala. Ay, nako, ay, eto na. Ay, eto na, Chantel, kinaganda dito. Ay, nako, saan ka pupunta ka siyan? Where are you growing? Clap, clap, clap. Ngayon, eto na si Zia, nasa panalikod. But Haji will actually manage to pick him off. At nag-isa-isa na ang team ng BDK. Eto na. Hinaabol na sila. 100%. There you go, sinapak na naman sa pack part 2. Knock-ups, napapataas ng kamay si Zia. Ay, 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 ay. 14 to 11, Blacklist International. Sila pa makakapitas at nandito pa sila sa laban na to. Chantel, mukhang laban-laban nga. Oo, sabi nga natin, laban lang ng laban. Blacklist International, sila ngayon ang lamang minion wave nakangat para sa kanila. Nakuha na nila sa fried chicken. And kailangan lang talaga nila mahanap ang tamang fried chicken. Kailangan lang nila makain. Oo, kailangan. Makuha ang tamang lasa. Oo, tamang timpla. Tignan natin. Uy. Victor ngayon namumula. Ito naman si Ohev kanina ka pa. Ohev, ladies and gentlemen, with the first damage with the Chaos Bolts. Ito na yung sinasabi natin sa side ng Blacklist International, Chantel, na yung mga calls nila in the late game, ito yung mga hindi matatawaran. Ito yung hindi mo maituturo na mga perfect calls mula kay Oh My V, the Queen. Dito na natin nakikita ang pagka-veterano. Yung naging maturity ng ating mga players all throughout, lahat ng pinagdaanan nila mga tournaments, kitang-kita na natin ngayon. Mabilis na pagbaliktad sila ngayon, nakaposisyon sa ating Lord. At nakikita na natin na tumatapang na ang Blacklist tumatapang International. Na. Ito na nga, sinipa na si Moba Zane! Kanina ka pa dyan! Patwirl, twirl, Moba Zane! Sabi ni Haji, and the diamond dilabas dito ni Venus, wala na magagawa ngayon na side ng BDK. We are now in the late game. Tignan mo ang itsura ni Wise kung gaano ka focus doon sa camera. Focus na kay Immortality pa. Focus lang. White Chicken, walang Zia, Victor, Moba Zane, Shark, focus lang. Focus. Focus lang. Ang word ng 2021, focus lang sa goal. Focus lang sa goal. Blacklist International, nakuha nila yung Lord. This might be the focus na inaantay nila or itong objective para maka-focus nila dun sa gusto nilang kuhanin na Torre against BTK. Ang kunat na din ni Edward eh. Bumibigat na para sa BTK. Nararamdaman na nila na ang kukunat na ng mga kalaban na nila. Mahirap na. Hindi na nila kinakaya ang kunat. Kumbaga, pati si Haji, pati si Oheb may damage na din eh. Pero syempre, si Wise, naka-immortality na din. Ayun na Chantel, nga eh. Sa laban na to ha. Naka-immortality, naka-malefic roar. Tapos meron pa siyang brute force breastplate. So hindi na siya agad ma-free hit dito ni Fried Chicken. Uy, nagkusil si Haji. Tignan natin, Haji. Pinakto yung Haji dito. Kita si Haji dito. Si Shark ang kanyang target. Shark mamadodge. Meron ako na paint! Abul! Akala ni Shark siya yung tatamaan. Sinundan niya pa si Haji. Papunta kay Moba Zane. Eto na yung Lord. Moba Zane is down. Pero Blacklist International, kukuha muna ng ibang tore dito na. Ito na, may kakainan telekinesis na ginagawa. May telekinesis na ginagawa, makakapitas pa. Blacklist International, pinasarap lang, gusto pang manalo. Wise again, with the last punch, 100% win rate on the Aldos. Na isusulat! Isang 100% lakas pinakita ng Blacklist International. Grabe ang ngiti sa kanilang mga mukha. Grabe. Biruin mo, the defense mula kay Oh My Venus. Nakita mo yung akala natin lamang na yung BTK. Kailangan niya lang ng isang magandang paglatag. Kailangan lang din ni Haji ng isang magandang sipa. Pero ang pinaka-importante, nakita natin kung gaano kahalaga ang bawat isa sa Blacklist International para sa pagkapanalong yun. Lahat sila na-activate. Yung kumunat si Edward, yung kumunat yung Cho ni Haji, BTK, pinakitaan nila tayo ng magandang laban. Pinakitaan nila tayo na kaya nilang pumalag in the early to the mid. At ngayon yung late game decision making until doon talaga eh. Yun talaga eh. Doon natin nakikita yung pagka-veterano, lahat ng mga pinagdaanan ng mga players ng Blacklist International. Parang anong
nangyayari nga, pagdating sa dulo ng pag dumating na tayo sa late game, mas nagiging fluid yung kanilang yung blacklist. Oo.